Hi guys, welcome back to my channel. Based sa title, alam niya naman na yung lahat yung gagawin ko. And this is a DIY hair dye. So, akya ako makapansin. Ayan, kasi naka-earphone. Ginagamit ko yung microphone ng earphone ko kasi naka-electric fan lang ako, guys. So, maingay para ma-filter yung hangin. Kaya, nag-aaral ako. So, back to the topic. Ayan, naka-bleach na ako kasi last week nag-bleach na ako ng 3 times. Actually, nung una twice lang ako nag-bleach. Kaso nung nag-post ako ng mga pictures ko, nagsabi yung mga friends ko na nag-bleach din na kailangan mas lighter pa daw para tumalab yung gray. So, tinatlo ko siya. Hindi ko na siya tinuloy na kulayan kasi natatakot ako na baka magkaputol-putol na yung buhok ko. And sobrang ma-damage. And so nakikita ko, hindi pa naman siya sobrang damage na damage. Kaya pang i-damage. Char. So ayun na nga guys, ganun lang kabilis. Nag-bleach pa ulit-ulit lang yun. Medyo powdery nga pala siya pag nilagay mo siya. Para siya nagiging powder and mabigay siyang matuyo. Make sure lang napantay yung pagkakalagay mo. Kasi magbabatik-batik talaga yung buhok nyo ng bleach. Okay? So, dalawa muna yung lalagay ko dito. And ito try ko na. Haluin ko muna, guys. Balikin ko kayo. So nahalo ko na napagsama ko na sa atin, nahalo ko na lang. Natalo ng Sunbright yung amay ng Bremod. Babang nga po pala yung Bremod. Kaso masyadong mapanghi yung Sunbright. Nilagay niyo yung Bremod. Hindi, pero naamoy ko pa rin yung Bremod. Siguro kasi kakalagay ko lang ng Sunbright kaya amoy na amoy yung oxidizer. Pero ngayon nahalo na siya, medyo mapango na siya. Kapalit lang ako ng damit and let's start na pagkumulay. Ayun guys, so nakapagpalit na ako ng shirt and nahalo ko na rin. Ito yung silver gray and ito naman yung ash gray. So kati lang siya since roots lang naman ako maglalagay. So yeah, start na tayo. Di naman ako masyadong mag-asita kasi tatagalin ko na tong microphone kasi baka makulayan din. Okay? So, ayun na guys. Tapos ko ng kulayan siya. So, time check, it's 9:01. Ayan. 9:01 na. And, nag-start akong magkulay saktong 8. Ganon, something ganon. Alam ko saktong 8 yun or 8:06, something ganon. Inabot ako ng 1 hour. Almost 1 hour. Hindi.
talagang 1 hour na para kulayan yung lahat ng buhok ko kasi medyo mahaba. So, ang pagkulay ko, upper pababa. Para mas mababad yung taas and soon yung mas nakikita. Yeah, balikan ko na lang kayo mamaya pagka nabanlawan ko na siya. Since it's already 9 o'clock, hindi ko alam kung babalikan ko ba kayo ngayon or bukas na. But papakita ko sa inyo yung result. Okay? Day 2. Ayan, so guys, nakapagkulay na ako. Hindi ko na kayo nabalikan kagabi kasi naantok na din ako. Pero, ayan na nga, ito na yung result nung silver gray sa aking hair. Well, I expected naman kasi na mas darker talaga siya. Hindi ko masyadong ma-achieve since hindi masyadong na-bleach talaga ng light na light yung hair ko. But, it turns out so cute. Cute, cute. Ayan. Cute niya. Ayan. Nandito ako ngayon sa, ayan. Dito ako ngayon sa aming kusina. Kasi dito lang yung may window talaga na, ano, may sunlight. Para mas makita niyo yung effect. Tapos kung mapapansin niyo pala, medyo dark yung roots kasi nilagyan ko siya ng ash na color. Ito silver gray yung dress. Kasi ayoko naman ng puro. Kaya, ganun. So, bago ang lahat, mag-shout out muna ako. And this is my first time to have this. Kasi hindi ko alam, bakit hindi ako mag-shout out. Anyway, ito na po. Shout out kay Franz Balbin, kay Carl Osho, JM La Chica, ayan. Teacher Flores, ayan, mga pinsan ko, Rico Aguilar. Christian J. Familacan, C4J Agsalog, Kim Olianes, Joshua Larion, Migi, Maiji Morales, Markel Berval, and si Marky, Mario Anastasio, Ching, and Ching Ban. Ayan, so don't forget also to visit Love Cheska. Ayan, shoutout sa kanya, and also Mr. Tal Tips. Ayan, para more tips, more fun. And yun na nga guys, thank you for watching!